I am engineer myself, si Magdangal. Di pa rin ako makapaniwala na after ng mahabang review, engineer na po ako ngayon. After a long review season, matatawag ka na, may lisensya na po akong maharap sa mga magulang ko. I'm engineer din, Mark Perez po. Happy po, siyempre. Siyempre, happy din yung family ko. So, from that, sobrang saya. I am Eraya V. Pagkaliwanggan. Passers lang. Nakita ko pangalan ko. And saya, siyempre. Top 6 daw ako, sabi ko. Sa totoo ba yan? Tapos nung binerify ko, ginaganan na ako ng mama ko tsaka ng kapatid ko. Para sa akin yung preparation for the licensure examination was the hardest season of my life so far kasi talagang dun ko po antindi yung adjustment na ginawa ko sa sarili ko from waking up 5 a.m. in the morning para lang magbasa ng formulas. Family ko po yung naging kasama ko talaga even though ang layo po namin kasi yung mga kapatid ko nasa ibang bansa, yung parents ko nasa Mindoro, ako lang po yung mag-isa dito sa Batangas living alone. So every time po na nahihirapan ako, nagkukwento po ako sa kanila, nag-rant po ako sa kanila. And yun po, nabibigay naman po nila yung support, yung all-out support nila sa akin. Preparations po, igising po ako ng 6 in the morning. And then the first thing that I would do po is re-review po yung notes ko, yung formula book po. Mostly, re-recall ko po yung mga principles, mga terms. For preparation, ang ginawa ko lang talaga yung nakinig ako ng masinsinan sa lectures sa review center and I take notes religiously. Bago ko pumasok ng review, I dream to be talaga one of those Topnotchers po. So ko, pangarap ko noon, sabi ko pa nung senior high ako, which is nag-senior high din po si you. Lord, ipasa mo na lang ako, ipasa mo na lang kaming lahat. Kasi po, that time, nung board exam ng day one, sabi ko, goal ko bago mag-exam na, yun nga po, maging Topnotcher. Tapos nakita ko po yung hirap ng exam ng day one. Pinag-pray ko na lang, Lord, ipasa mo na lang po kaming lahat. Pag-adapt sa reviews, siyempre, nagda-dorm po sa reviews. And then, sa review center, siguro yung different schools, yung mga nakakasalumungan natin doon. As I was taking the licensure examination, it was actually pretty chill. Kasi I conditioned myself by then to not worry about anything because my dad always said that when taking the board exam, you should be clear of mind. Yung College of Engineering, sa 4 na taon talaga, nagbigay sila ng magandang kalidad ng edukasyon para sa akin. Hindi hinayaan ng College of Engineering na maging hindrance yung distance para hindi nila maabot yung magandang kalidad ng edukasyon para sa amin. University po gave me the chance to become a quizzer. So I was trained po by my professors and I believe yun po yung huge advantage and factor po for being a Topnotcher. Yun nga, tumatak yung mga lessons from undergrad up until the review for the in our last semester. May papayo ko po siguro or magbibigay ko po na para sa kanila ay huwag sana silang mapagod na mangarap kasi hindi madali yung proseso. If you really want to be an engineer, go for it. The path is difficult. Halos lahat naman ng course mahirap. But all I can say is, mahirap yung daan, mahirap yung path, but the journey will be worth it pag natapos mo. Hindi lang naman kasi ako yung lumaban. Sinamama din. Kasi siyempre, bumagsak ka na. Most of the parents here in our country ay, siyempre, baka patigilin ka na. Tiwala ka lang sa mga balak ng magulang mo kasi, yun yung best para sa'yo. Tsaka, ito, wag masasayang yung pera nila sa pagpapaaral sa'yo. Kaya, I am Engineer Marty Perez, the top 2 of April 2023 Electronics Technician Licensure Examination. I am a proud UBN. I am now Engineer Eraya V. Pagkaliwanggan, top 6 of the April 2023 Electronics Engineering Licensure Examination. And I am a proud UBN. Hi, I'm Engineer Maisa C. Magdangal, the top 8 of April 2023 Registered Electrical Engineer Licensure Examination. Proud.
proud to be a UBian.